Morning po sa ating lahat. Pwede bang makita ang ating mga ngiti? Yan. Ating batiin ang ating mga katabi ng good morning, sister and brother. Morning. Ngiti-ngiti din po. Yan. Para ma-stretch ang ating mga facial muscles. Yan. So, magandang umaga po sa ating lahat. And I believe sa araw na ito ay sobrang galak na galak ang ating mga puso. Sapagkat, alam ko, maging ako, hindi lang ako, o ang tao sa paligid ko, but every one of us, even those na nasa online, alam ko nandun yung kasiyahan nila, nandun yung eagerness nila para papurihan ng Panginoon. For I believe, this previous days, couple of days, ay alam kong nagparanas ng muli ang Panginoon ng napaka, hindi natin ma-explain ng mga bagay, and even yung provision niya, ay truly alam ko na sinustain ng Panginoon ang pangangailangan natin. And even, di pa natin ini-expect, pinagkaloob pa niya sa atin. Amen po ba? Amen. And today, it is but right to give thanks to the Lord. It is but right to shout out how great our God is. Amen? Amen. Kaya po inaanyayahan kong bawat isa na tumayo. Samahan niyo po kami maging ating mga kasamahan online. Samahan niyo po kami papurihan ng ating Panginoon. Ating isigaw kung gaano ka-great ang Panginoon. How kind our God is. How glorious our God is. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Let's clap our hands for the Lord. And let's sing, shout and dance for His glory. Hallelujah. No bounds. Your goodness never stops. Your mercy follows me. Your kindness fills my life. Your love amazes me. Once again, scream it out. I wanna scream it out from every mountain top. Your goodness knows no bounds. Your goodness never stops. Your mercy follows me. Your kindness fills my life. Your love amazes me. Voice. I wanna scream it out from every mountain top. Your goodness knows no bounds. Your goodness never stops. Your mercy follows me. Your kindness fills my life. Your love amazes me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. Yeah. Let's sing and shout for the glory of God. Can we sing it once again? Scream it out from the top of the mountain. Hallelujah. I want to scream it out from every mountain top. Your goodness knows no bounds. Your goodness never stops. Your mercy follows me. Your kindness fills my life. Your love amazes me. Nothing and no one comes anywhere close to you. The earth and oceans deep only reflect this truth. And in my darkest night, you shine as bright as day. Your love amazes me. Nothing and no one comes anywhere close to you. The earth and oceans deep only reflect the truth. And in the darkest night, you shine as bright as day. Your love amazes me. Come on, see and share. Because you are good, and I dance. Because you are good, and I shout. Because you are
you are good to me. And I'll sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good. Come on, clap you your hands are to good Lord. To me. And I'll sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good. You are good to me. And I'll sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good. You are good to me. With the cry of praise, my heart will proclaim, you are good. You are good. And in the sun rays, our best, O Lord. We
we will express that gratitude in our heart, O Lord. For it is right, O God, to give you thanks, O Lord. No matter, Panginoon, kung ano nakikita ng aming mga physical eyes, O Lord. But we know in our spirit, O God, that you are moving, O Lord. We know, O God, na gumagawa ka, Panginoon, ng mga bagay, Father God, na ikabubuti ng bawat isa, O Lord. Kaya po, Ama, sa araw na ito, patuloy ka namin tinataas, patuloy ka namin pinapasalamatan. Hallelujah, Jesus. Yes, Jesus. Your voice as one.
Come on, sing great is our God. Beyond description. And so tonight, oh God, we just continue
to give what we can give, oh God, to the best that we can. The worship, oh God, that you deserve. The worship, oh God, that belongs only to you. Father, here we are today, your people. Look upon every heart, oh God, and see the worship from within. Father, receive the worship from within. And today, oh God, as we continue to come before your throne, we continue to thank you, oh God, that because of your great goodness, oh God, we continue to experience your greatness, oh God. We continue to experience your faithfulness, oh God, and that today, once again, we are here to worship you. Once again, oh God, we are here to celebrate your goodness, oh God. Once again, we are here to thank you of all the bountiful blessings, oh God, that we are all receiving. That once again, we are here, oh God, to celebrate life, to celebrate, oh God, the relationships that you give us, oh God, the family that we receive, our parents, oh God, Lord, every single blessing, oh God, that you are giving us, Lord, today. We are here full of thankfulness, full of gratefulness, oh God, for all of your goodness. And so today, oh God, we just continually entrust to you this service. Continue to be glorified, O God, in everything that we shall do in this place. And we pray that your Holy Spirit will continue to move and minister upon every heart, that we may learn to continually thank you, that we may learn to continually be grateful, Panginoon, of every simple and great things that you are doing in our lives. Lord, today, receive all the praises, receive all the thanksgiving from your people. And this is all we pray in Jesus' name. Amen. Ayan. So, good morning po sa ating lahat. So, once again, we welcome you. Meron po bang bago sa kalagitnaan po natin? Yung first time po na nag-attend. Ayan. Meron ba? Ayan. So, welcome po sa ating pong church. Ayan. Pwede po bang tumayo? Ayan. Welcome po. And meron nga po kami kasabi church that once you are welcome, you are forever welcome po. Ayan. And of course, we welcome also yung ating pong mga kapatid na kasama po natin online, san man po kayong part ng Pilipinas. So welcome po once again sa ating pong Sunday service. And of course, dun po sa ating pong mga announcement, just keep posted po sa ating pong Facebook page. So today is actually the 21st day ng ating pong 40 days prayer and fasting. And I think this day would be the last na mag-host po ang ating pong church in Visayas. So ang next po na host ay ang ating pong church in Antipolo. Ayan. So we continue to encourage everyone to join us sa ating pong 40 days prayer and fasting. I know na ang iba po sa atin, we have already received yung mga answered prayers natin. So if we continue to encourage na patuloy po tayong dumulog sa Panginoon, not just to pray for ourselves and to for our families, but even to pray for our brothers and sisters. Ayan. So keep posted po, nasa Facebook page naman po ng church lahat po ng mga announcement. So ngayon po ay darako na po tayo sa ating pong pagbibigay. But before that, gusto ko lang pong basahin natin yung sinasabi po ng Isaiah 43 verses 18 to 24. So basahin po natin. Ang sabi po dito, Isaiah 43 verses 18 to 24, "Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up, do you not perceive it? I am making a way in the desert and streams in the wasteland. The wild animals honor me, the jackals and the owls, because I provide water in the desert and streams in the wasteland, to give drink to my people, my chosen, the people I formed for myself, that they may proclaim my praise. Yet you have not called upon me, O Jacob. You have not wearied yourselves for me, O Israel. You have not brought me sheep for burnt offerings, nor honored me with your sacrifices. I have not burdened you with grain offerings, nor wearied you with demands for incense. You have not bought any fragrant calamus for me, or lavished me on me the fat
of your sacrifices, but you have burdened me with your sins and wearied me with your offenses. Ulitin nga po natin basahin yung starting from verse 19. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the desert and streams in the wasteland. The wild animals honor me, the jackals and the owls, because I provide water in the desert and streams in the wasteland to give drink to my people, my chosen, the people I formed for myself, that they may proclaim my praise. Amen. Purihin po ang Panginoon. So nakita po natin dito God's mercy and Israel's unfaithfulness. Nakita po natin that despite of us being unfaithful sa Panginoon, ang sabi po niya dito, He can make things possible for us and He always provide para po sa atin pong mga pangangailangan. Though ang Panginoon po, He is so gracious. His grace is just so abundant. But let us not forget that our God is a just God and that He deserves ang atin pong offering. That He deserves everything from us. Kasi in the first place, wala po tayo. We have nothing without God na patuloy pong nagsusupply sa lahat po ng atin pong mga pangangailangan. And so today, let us continue to remember God's faithfulness. And sa mga panahon siguro that we have forgotten to give what is due to God, today let us repent and ask God for His forgiveness. That once again, we could experience more of His grace and more of His blessing. Brothers and sisters, let us not take our giving sa Panginoon as a burden, but let us have this a cheerful heart that in everything na ibibigay po natin sa Panginoon, we can never outgive God. Amen? Even this very life that we have, isa na po itong bagay, malaking bagay na kailangan po natin ipagpasalamat sa Panginoon. Amen? And so ating nga pong hawakan, yung ating pong mga kaloob, and let us pray. Hallelujah. Father, we thank you, O God. Lord, we thank you for your goodness, Panginoon, sa amin pong buhay. We thank you, God, for your faithfulness, O God. And we thank you even for your mercy, Panginoon, that even though, God, we are undeserving, Lord, we are unfaithful sometimes or oftentimes, O God. But, Father, you continue to love us unconditionally, O God. And you continue to provide for the needs of your people, O God. The people you have formed, O God, that they may bring praise to your name and that the people around them, O God, will see, O God, that they are serving a living God. And so, Father, today as we come before you to give ang amin pong mga offerings, Father, I pray for my brothers and sisters that may you continue to bless them, O God. Lord, look upon our hearts, O God. And Lord, dalangin nga po namin, Panginoon, that may you be pleased, O God, with our offerings, O God. Father, we pray, use it, God, multiply it, O God, for the furtherance of your kingdom, Panginoon. And Father, I continue to speak your blessing upon your children, O God. Continue, Lord, to bless all the works of their hands, O God. And Father, I pray, na patuloy nga po nilang maranasan, Panginoon, the blessing of serving you and obeying your commandments, O God. Father, we thank you and we bless you. And this we pray in Jesus' name. Amen. Ayan, so habang binibigay po natin yung atin pong mga tithes and offering, so meron po tayong last Wednesday and Thursday, we had our 611 Kids Zone Day Camp. So panoorin po natin yung short video clip dun po sa ginawa po ng Panginoon during those days. Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, taste and see that the Lord is good to me. You have turned my mourning into dancing, put off my rags and told me with
has done during that day camp. Purihin po ang Panginoon. And of course, gusto rin po namin i-take yung opportunity na ito na pasalamatan po ang ating po mga kapatid, most especially yung mga nag-sponsor po. Ayan, maraming salamat po at ang dalangin po namin ay ang Panginoon ang patuloy na mag-bless po sa inyo. Ayan, at dahil nga po natapos po nila yung atin pong day camp. Ayan, so today ay sila po ay mag-graduate. So ano po bang ginagawa natin pag-graduation? Ayan, nag-award po tayo ng certificate. Ayan. So, please allow me to read the content ng atin pong graduation certificate. So, certificate of participation is awarded to yung first po, Warlord G. Alviar Jr. for participating in the 611 Kids Zone Day Camp with the team Partner Mo Ako from July 20 to 21, 2022 as 611 Together Raw, signed Simo Claire Malapitan, 611 Kids Zone Coordinator. So, pwede po ba nating tawagin yung first batch? So, Warlord G. Alviar Jr. Pwede ko po bang tawagin yung mga teachers? Yung mga teachers po nila. Si Teacher Rachel, si Teacher Charmaine, Teacher AJ, at saka si Teacher Mikey to award this certificates sa mga bata. Ayan. So, certificate of participation is awarded to Warlord G. Alviar Jr. Same certificate is awarded to Athena A. Aquino. Same certificate is awarded to Romel Dian Arellano. Same certificate is awarded to Ma Angeline Alviar. Same certificate is awarded to Danielle Abana. Same certificate is awarded to Ira May Aglawa. Same certificate is awarded to Jacob Bradley. Ayan. And same certificate is awarded to Aryan Bugin. Ayan. So sila po yung first batch. Mag-picture daw po muna sila before no. Or kasya ba sila? Ayan. Mag-picture daw po muna sila with the teachers. Pwede po ba natin silang palakpakan? Ayan, congrats! Okay, so for the next batch, so same certificate of participation is awarded to Nehemiah Alfonso. Same certificate is awarded to Rain John Abana. Same certificate is awarded to Ma Angeline Bugina. Same certificate is awarded to Jasmine Calio. Same certificate is awarded to Lira Carillo. Same certificate is awarded to Chanel Aya. Same certificate is awarded to Shaira Aya. Same certificate is awarded to Akshay Ezra Ferry. Same certificate is awarded to John Dave Gumabay. Same certificate is awarded to Harvey Pagulayan. Same certificate is awarded to Dave Aya. Same certificate is awarded to Darrell Aya. And last but not the least, same certificate is awarded to Jonathan Bradley. Ayan. Put off my rags and told me with gladness.
successful ang ating pong children, day camp without the help ng ating pong magigiting at mapasensyang mga teachers. Ayan. So, in appreciation, gusto po namin i-award. Ito pong certificate of appreciation. And of course, meron pong konting token. Pwede ko po bang ma-invite si Pastor Daniel to award yung certificate. So, please allow me to read the content. So, certificate of appreciation is proudly presented to Ariel John Abana for sharing his time and service as facilitator during the 611 Kids Zone Day Camp with the team partner mo ako from July 20 to 21, 2022 at 611 Tugigaraw. Signed, Danny Malapitan, Head Pastor 611 Tugigaraw, and Simo Claire Malapitan, the 611 Kids Zone Coordinator. Yay. Same certificate is awarded to Mikey Abubo. Ayan. So sila po yung mga import po natin from 611 Kabugao Church. So same certificate is awarded to Charmaine Sapeda. And last but not the least, same certificate is awarded to Rachel Bugina. Ayan. Palakpakan naman po natin ang Panginoon sa kanila pong buhay. Ayan. And we pray na next time ay hindi lamang po sila apat, but ayun, nadadagdagan. We pray na ang Panginoon po ay magtayo pa po ng mas marami pa pong teachers, kasi we really need teachers for our kids. Ayan, so ayan. Ngayon naman po, darako na po tayo sa atin pong, meron pong pre-prepare yung mga graduates natin, graduates, na intermission number, and of course, after that ay ang word na po ng ating pong Panginoon na ihatid po sa atin ang ating pong pastor, Pastor Marie Chris Oliviana. So, panoorin po muna natin yung intermission ng mga kids. Ayan. Palakpakan naman po natin sila.
Let us go to the Word of God. Please open with me your Bibles in the book of Exodus chapter 20, verse 12. Pwede po bang basahin po natin lahat? Honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Deuteronomy chapter 5 verse 16. Honor your father and your mother as the Lord your God has commanded you, so that you may live long and that it may go well with you in the land the Lord your God is giving you. And in Ephesians chapter 6 verse 2 to 3. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Verse 3, that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Let us pray. Father, we thank you for the reading of your word. We pray, God, that may you send forth your Holy Spirit upon our midst, O God. Lord, we pray may you give us the spirit of understanding, Lord, so that we may understand the deep things of your word. And Lord God, let your name be glorified, O God, as we study your word today, and let your name, Father, be exalted. This all we pray in Jesus' mighty name. Amen. Okay, so for the previous Sundays, inaral po natin yung atin pong Ten Commandments. Of course, we started from First Commandment. Yan po yung, you shall have no other gods before me. Worship God only. And then the second commandment, you shall not make for yourself a carved image. Do not make an idol. And in third commandment, you shall not take the name of the Lord in vain. At yung pang-apat po na commandment ay ang sabi po doon that remember the Sabbath day to keep it holy. At dun po sa atin pong pag-aaral ay natutunan po natin na ito pong Sabbath, keeping it holy ay ibig po sabihin ay we come to the church, we go there para ma-refresh because for 6 days. So nasa world po tayo, ang dami pong mga nangyari sa atin pong office, sa business. And sabi po doon in the fourth commandment, the command of God is we need to remember the Sabbath day and we need to keep it holy. And we have to connect with God. Kaya po, as we come to the church, nandun po yung desire natin to connect with our Creator and to connect with our Savior. At we also go there to rest. Kasi kung aaralin po natin yung sinabi po doon sa Exodus chapter 20 verse 8, na sabi po doon na wag po tayong magtrabaho and let us keep the day holy at ilaan po natin ang araw po na ito para po makipag-connect sa atin pong Panginoon at para po makapag-rest tayo sa mga pressures, sa mga deadlines, sa mga due dates. So let us focus our eyes and set our hearts to connect and commune with our God. Okay? So we go there to rest and be refreshed. Amen. Sabihin mo nga sa iyong katabi, be refreshed today. Amen. Hallelujah. Okay, so dun po sa pag-aaral po natin ay
Of course, natapos na po natin yung fourth commandment, and now, ngayon po, itutuloy po natin yung fifth commandment. Okay, so sabi po dun sa Exodus chapter 20, verse 12, honor your father and your mother that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you. So, doon po sa Old Testament, in Genesis, God created man and woman, male and female. So, God created them in His own image and in His own likeness. So, God created man and woman. So, ang una pong tao ay sina Adan, saka kay Eva. Okay? And then, nagkaroon po sila ng anak. Yun po si Cain at saka si Abel. And in chapter 5 of Genesis, ay nagkaroon ulit sila ng anak. At yun po si Seth. At dun na po na tayo nang galing. So from Seth, and then from generation to generation to generation, and then yung mga magulang po natin, and then tayo. Okay? So dun po tayo nag-umpisa. Yung ang clan po natin ay si Seth. So, bawat isa po sa atin ay merong tatay, merong nanay. Yung mga magulang po natin, meron din po silang mga magulang. Yung mga magulang nila, meron din po silang mga magulang. So, ang bawat isa po sa atin ay merong nanay at tatay. Ang walang nanay at tatay lang ay si Adan at si Adan. Diba? Okay, so, ang unang create ng Panginoon ay si Adan. Okay, so he kumuha siya ng dust, and then finorm niya, and then God breathed his breath at nagkaroon po siya ng buhay. Okay, so ang Panginoon nung nag-create siya ng tao, binigyan niya ng buhay. Okay, so nung binigyan niya ng buhay si Adan, from generation to generation, from our parents, nagkaroon din po tayo ng buhay. Okay, so we have this life, meron po tayong hininga, dahil po ito ay binigay ng Panginoon through our parents. Wala po tayo dito kung wala po tayong mga magulang. Amen? Okay. So, bawat isa ay may mga magulang maybe kilala natin o hindi. Okay? Or, merong mga iba din na naipanganak, na namatay ang nanay o kaya namatay ang tatay, maybe meron din yung mga naipanganak na na-abandon, na since na naipanganak ay hindi na nakilala ang tatay at saka nanay. But meron at meron pa rin tatay at nanay. Okay? So, doon po sa first to fourth commandment ay ni-reveal ng Panginoon ang kanyang sarili. Okay? So, doon po, ipinakilala ng Panginoon who He is. He revealed Himself by revelation. He revealed Himself, He revealed His relationship po sa atin. And He also revealed His redemption sa lahat po ng tao. And then, in the fifth commandment, sabi po doon sa Exodus chapter 20, verse 12, the 10 commandments was given to the Israelites before the 40 years in the wilderness. Doon po kasi sa tatlong text na binasa po natin doon sa Exodus chapter 20, verse 12, ibinigay po ng Panginoon sa mga taga-Israelita noong bago po sila pumasok o kaya bago po nila ma-experience yung 40 years doon po sa wilderness. So yun po yung unang pagbigay ng Panginoon doon po sa 10 commandments. At sabi niya doon po sa isa sa kanyang commandment, ito nga po doon sa 5th commandment, that God is commanding the whole Israelite to honor their fathers and even their mothers. And then doon po sa Deuteronomy naman, chapter 5 verse 16, ibinigay ulit ng Panginoon sa kanila bago sila pumasok doon sa Promised Land. So, inulit ng Panginoon yung kanya pong Ten Commandments. At isa po doon ay honor your father and your mother. And then, doon po sa New Testament, doon po sa Ephesians chapter 6, verse 2 to 3, doon naman po, sinabi po ni Paul, doon po sa mga taga-Ephesus, na sabi po niya doon,
Ephesians, ayan, honor your father and mother, which is the first commandment with promise. And then verse 3, that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Okay? So, with this three texts ay aaralin po natin yung fifth commandment. Kung ano po ba yung sinasabi po doon na honoring our parents, honoring our father, and honoring our mother. Okay, so number one point po, honor your father and your mother. Yun po yung, doon po sa text po na binasa po natin, doon po sa first part, in Exodus 20 verse 12, this is the command of God, honor your father and your mother. And then inulit po niya, doon po sa Deuteronomy, honor your father and your mother. And then inulit din po ni Paul, doon po sa mga taga-Ephesus that they need to honor their father and their mother. Okay? So ano po bang ibig sabihin po ng honor? Honor means give weight or be heavy or be glorified. So ibig sabihin na in honoring our parents, parang huwag po nating i-take for granted. Parang we take it seriously or we consider them. Parang yun po yung ibig sabihin po nito, yung honoring our parents. Honor means give weight or bigyan ng timbang. The glory of God has weight, and so we give weight or we magnify them or we honor them or we glorify them. So, yun po yung ibig sabihin po ng honor po diyan. Pero as we go on, malalaman po natin na doon po sa first to fourth commandment, God commanded us to honor God and to worship Him only. Dito po sa fifth commandment, ang pangalawa na sinabi ng Panginoon after honoring God is honoring our father and our mother. But hindi po niya sinabi dyan na we will worship them. Dahil ang sinasabi po doon sa first to fourth commandment, God lang, ang Panginoon lang ang kailangan nating sambahin. Okay, so number one point, honor your father and your mother. And then under this point, nilagay ko po dyan, God's command. Honoring our father and our mother is God's command. So kapag ka-command po ng Panginoon, hindi po natin kailangang dagdagan o kaya bawasan. Okay, so it is the command. At ito po ay para po sa ating lahat. Lahat ng nilalang. Ito po ang command ng Panginoon that we need to honor our father, our fathers, and our mothers. So, the word honor is imperative. It doesn't say that if our father and our mother are good to us, or nice to us, or responsible to us, ay i-honor po natin. Hindi po niya kasi in-specify dyan na honor your good father and your good mother. Hindi po niya kasi sinabi dyan. So, whether they are good or they are bad, we need to honor them. That is the command of the Lord. Hindi yung kung binibigyan lang po tayo ng allowance o kaya pinagluluto tayo, pinaglalaba, We honor them. But the command of the Lord is we need to honor them regardless of if they are bad or they are good. Remember, tao lang din po sila. They have strengths, they have weaknesses. And we too have strengths and weaknesses. They are imperfect, and we too, mga anak, ay imperfect. Okay, so this is a command of God. Honor your father and your mother is God's command na kailangang lahat po tayo ay sundin. So this is the command of God. And then another, honor your father and your mother is unconditional. So yun po yung sinabi ko kanina na hindi kailangang mabait sila, hindi kailangang binibigay lahat nilang gusto natin, ay i-honor po natin. So we need to honor them regardless of who they are, because they are our parents. Sila po yung ibinigay ng Panginoon na magulang po natin.
Hindi po tama, di ba? Marami po tayong nalirinig nga na sinasabi ng iba na kung pwede nga lang mamili ng mga magulang. Pero hindi. Ang Panginoon ang pumili sa ating mga magulang. Okay? So, the command of God is we need to honor them. Sino man po sila. Okay? Mayaman man sila o mahirap, we need to honor them. It is unconditional. Basta ang sinabi ng Panginoon, honor. Honor your father and your mother. It is very clear po dun po sa salita ng Panginoon at tatlong beses pa niyang inulit that we need to honor our father and our mother. Not negotiable or not flexible. The command of God of honoring our father and mother is not flexible. So yung sinabi ko po kanina na kapag ka-command po ng Panginoon ito, hindi po natin siya kailangang baguhin o kaya dagdagan. Okay? Basta ang sinabi ng Panginoon, John, honor your father and your mother. Pwede po bang tingnan po natin sa atin pong mga Bible kung pareho ba yung nasa screen? Kung tama, kung pareho po, that is the command of God. We have to honor our father and our mother. It is unconditional and not negotiable or not flexible. Okay? We need to honor our father and our mother because kung wala sila, wala tayo. Amen? Kilala man natin sila o hindi. Ulitin ko po yung order ng Panginoon. This is God's order. In the first to fourth commandment, He commanded us to honor Him and worship Him only. And then the next is we have to honor our father and our mother. So yun po yung sinasabi po dito sa command ng Panginoon, dun po sa kanya pong 10 commandments, first honor God and then next to honor is our parents. Okay? So, why we honor our father and mother? Bakit kailangang i-honor natin sila? Okay, number one reason, God created man and woman in His own image. So, ang atin pong mga magulang ay they are carrying the image of God. So, nung ipinanganak po tayo, yung image ng Panginoon that they are carrying, ipinasa po sa atin. So, we need to honor our father and our mother because we carry the image of God through them. We carry the image of God through our father and through our mother. Number two reason why we need to honor our father and our mother ay we have life. We receive life. Ang Panginoon, binigyan ng buhay ang ating mga magulang at nung ipinanganak tayo, nagkaroon din po tayo ng buhay. Hindi tayo namatay nung tayo na ipanganak. Ang dami nang nangyari sa buhay po natin since day one of our life hanggang po sa ngayon. Okay? Andyan na malapit na madisgrasya, nagkasakit, but still, we have life. Buhay pa rin po tayo ngayon. Okay? So, we praise God for this life. But, ito pong buhay po na ito ay ibinigay po ng Panginoon through our parents. Nung ipinanganak po tayo, di ba kapag may bagong panganak, talaga naman, ang nanay at tatay, todo alaga. Okay? Kung pwede nga lang, ayaw padapuan ng lamok o kaya langaw. Okay? So, itong buhay po na ito ay nakamit po natin dahil po sa atin pong mga magulang. Okay, so we need to honor them. We need to bigyan sila ng halaga. Okay? Because we owe them our lives. Yes, ang buhay po na ito ay ibinigay ng Panginoon. Pero paano? Through our parents. So we need to honor our father and our mother. Okay? So God gave us life, kaya naman naging tao po tayo. Diba? God made me or God made us human beings and we are carrying the image of God through
our parents, through our father and through our mother. Nagkaroon po tayo ng buhay, okay, through them. Kung wala po sila, wala po tayo. Amen? Sabihin mo nga sa iyong katabi, kung walang iyong mga magulang, wala ka. So, let us honor God, let us treasure God, let us trust God wholeheartedly, let us worship Him alone, let us connect with Him in the first four commandments, and then in doon dito po sa fifth commandments, let us honor our parents. Without them, there will be no us. It was them who gave birth to us. So let us honor our father and our mother. Next point, dito po sa next sub point po dito po sa point number one. Honoring our father and our mother is a godly respect. It is a godly respect. And we need to honor them in love and in truth. We need to honor them because mahal po natin sila. We need to honor them sa katotohanan. Okay? We need to honor them in love and in truth. We need to honor them sa pagmamahal at sa katotohanan. We need to honor them with a thankful heart. Na parang as we respect them or as we honor them ay parang sinasabi po natin na thank you ma, thank you pa for bringing me into this earth. For allowing yourselves na gamitin ng Panginoon to give me life. So parang ganun po yung sinasabi po natin as we honor them, as we respect them. Okay, so let us also accept and appreciate them. Diba, lalong-lalo na sa pinakasimpleng appreciation lang. Pagka nagluto ang ating mga magulang ng adobo, ano po sinasabi po natin? Ma, ano to? Adobo ba o nilaga? O kaya sinasabi po natin, ma, thank you for your effort sa pagluluto. So parang konting appreciation ay we are showing respect sa atin pong mga magulang. Okay? We appreciate them or we accept them not because they are perfect. Wala pong perfect. Panginoon lang po ang perfect. So, we have imperfect father, we have imperfect mother, imperfect din po tayo. But, we have God as our high priest forever. He makes us perfect. Okay? So, we are made perfect through obedience. At ang sinasabi po ng Panginoon, obeying God is honoring our father and our mother. So, kung hindi po natin matanggap ang atin pong mga magulang dahil kaya doon sa mga ugali nila o kaya dahil sa mga bunganga nila, okay, so if we cannot accept our parents, sabi ko nga po kanina na meron din po silang mga strengths, meron din po silang mga weaknesses, and they make a lot of mistakes. Ganon din po tayong mga anak. Diba? Meron tayong strengths, meron tayong weaknesses, and we also make a lot of mistakes. So bakit kaya hindi natin matanggap yung atin pong mga magulang na imperfect, na nakakagawa ng hindi tama? Okay? So, kung hindi po natin matanggap ang atin pong mga magulang, hindi din po natin matanggap ang ating sarili. So, dito po natin makikita, yung hindi po natin matanggap ang ating sarili, of course, parang wala po tayong confidence na we are always fight. We are always in a fight with ourselves. So, wala po tayong we have no authentic self. Parang hindi tunay yung sarili natin. If we cannot accept our parents, of course, kung hindi po natin matanggap sila, hindi natin matanggap yung ating sarili. Doon na po nagkakaroon ng galit, paghihimagsik, o kaya puot. There is anger, there is rebellion, and there is hate sa atin.
If we cannot accept our parents, we cannot accept ourselves. Kaya naman, sa puso natin ay meron pong mga ito. Kaya kung minsan, di ba, pagka may mga bata na sinasabi, oh, yung bata na yan, palaway. O kaya, doon po makikita po natin na there is something in the family relationship. Most especially, doon sa pagtanggap ng mga anak sa kanila pong mga magulang. Okay? So, accepting them doesn't mean we agree with them. Sa pagtanggap po natin sa kanila ay hindi po natin na sinasabi na we agree doon po sa ginagawa nila. Most especially, if tayo po ay nakakilala na sa Panginoon at sila po ay hindi pa. Okay? So, accepting them doesn't mean we agree with them. We accept who they are. We accept and understand yung pag-uugali nila, kung sino sila. Maybe, like for example, kapag mainit ang ulo ng ating mga magulang, maybe may mga problema po sila. So tayong mga anak naman na intindihin po natin sila. We need to understand their moods. We had to understand yung kanila pong mga attitude. Okay? So yun po yung sinasabi po dito na honoring our father and our mother is accepting who they are. Accept them as a human being. Ibig sabihin, pag human being, hindi po perfect yan. Maraming pagkakamali. Maging din po tayo, maraming pagkakamali. So, we need to understand kung may mga nagawa man po silang mga mistakes. Most especially, pagka sinabi po sa atin na dumating ka dahil nagkamali ako. O, diba? But, it's still, we need to honor them na kahit na bunga po ng pagkakamali. This is the command of God. Wala po kasi siyang sinabi dyan na kung honor your father and your mother kung legitimate ka, honor your father and your mother kung wag mo silang i-honor kung illegitimate ka. Wala naman po siyang sinabi dyan sa command ng Panginoon. So we need to honor our father and our mother. Okay? So, ulitin ko po, sabi ko kanina, if we cannot accept our parents, hindi po din po natin ma-accept ang atin pong sarili. So, doon na po nagkakaroon ng galit sa puso natin na kung ano-ano na yung mga ginagawa natin. We are not taking care of ourselves. And doon na umiinom tayo. O kaya, kinakain natin kung ano man yung hindi dapat sa ating mga katawan. Okay? So, if we cannot accept our parents, we cannot accept ourselves. So let us accept them as God sent parents to us. So they are unique. Kakaiba sila. They are from God and so we are from God. So let us, as we worship God, i-acknowledge po natin na ang Panginoon ang nagbigay at pumili kung sino yung mga magulang po natin. Okay? So dito po, tatalakayin po natin, ano po ba yung sinasabi niya dyan na filial attachment or blind submission. Okay, so, bawat nation ay may kanya-kanya pong kultura, lalong-lalo na po sa ating mga Pilipino, di ba? Pagkasabi po, meron kasi tayong culture sa mga Pilipino na kailangang pagka-i-honor ang mga magulang ay parang ang thinking po natin ay lahat na nang sasabihin nila ay dapat i-honor po natin. Ito po yung sinasabi po dito na blind submission. Okay? So, ang blind submission or filial attachment ay ito po ay Confucius thinking. Na ang ibig sabihin ay do as your parents told you. You don't talk back. You just do it. You just follow. You just submit. Yun lang. Wala nang iba. Parang hindi ka malaya. Hindi ka malaya na gawin kung ano yung gusto mo, na sabihin kung ano yung dapat mong sabihin. Ito po yung sinasabi po nila na blind submission. Okay? So, meron pa yung sinasabi nila na ang nanay mo, ang tatay mo ay hirap na hirap nung bata ka. So, sa yung pag-aaral ay talaga naman na they did their best at naghirap sila. Kaya naman ikaw ngayon ay magtrabaho at magbayad. Okay? So,
Ito po yung isa po sa kultura po natin, and this is blind submission. So tayo naman ng mga anak, oo nga no, hirap na hirap sila. Okay, so I will do my best at mag-aral akong mabuti at paglaki ko ay magbayad naman ako sa aking mga magulang. This is blind submission. Okay, hindi po yun ang sinasabi po ng Panginoon na honoring our father and our mother. Okay, so as we study the Word of God, sabi ko nga po kanina, let us honor and worship God only. Our parents, ang sinasabi po doon, let us honor our parents, pero wag po natin silang sambahin. Okay? So, let us appreciate them and thank them. Okay? Worship God and honor our parents with respect, with thanksgiving, with appreciation and acceptance. So, many children are raised and obligated to submit to their parents totally. Parang meron kasing kultura ng Pilipino na ang mga bata ay napalaki para sundin ang mga magulang totally. In a way na sila ay nagiging weak na. Na wala silang sariling desisyon kahit sa mga damit. Ay, mga magulang, ito dapat ang isuot mo. Gusto ko ito eh. Ito dapat ang isuot mo. Diba? Anong gusto mong kurso? Ito na. Ito dapat kasi nung bata ako, gusto kong maging ganito. Dapat itong kunin mo. This is filial attachment or blind submission na hindi po tama. Na gusto ng Panginoon na itama po ito. Okay? So, honoring our father and our mother is not to worship them. Okay? So, ang tawag po dito, kaya naman, yung mga bata na sinasabing, yes, nanay, lahat. Ang tendency po doon ay they try to please their parents. Hindi lamang doon po sa kanila pong mga magulang. Na paglabas po nila, yung attitude Jude po na iyon ay madadala nila sa kanila pong workplace na they are trying to please their bosses. Okay? So, ito pong situation na ito ay kapag kayong mga bata po ay na parang na, kung ano yung gusto ng magulang, ayun na lang. Na, ang magulang ay nagiging manipulative factor na kung saan nasusupress yung emotion ng mga bata. Okay? So, ito po ang family bandage na kailangan po nating i-break. Dahil doon po sa susunod na aralin po natin, ang bahay dapat ay God-centered home. Ibig sabihin, ang Panginoon ang nasusunod. Hindi po siya parent-centered home na ang mga magulang ang nasusunod lang. Na parang king and queen na pagka inorderan nila yung mga anak ay kailangang sumunod. Walang question, walang no. All yes. Okay. So, ang design ng Panginoon sa family, sa parent and child relationship ay it is a God-centered relationship. At ang home ay it is a God-centered home, hindi po siya parent-centered or child-centered. Kapag ka ang mga bata ay nai-spoil naman, ito ay child-centered at hindi ron tama. So, ang command ng Panginoon dun sa fifth commandment na honor your father and your mother ay natitwist dahil po dito sa blind submission po na ito. Okay? So, let us pray and ask God for help na ito po ay maitama. Dahil po, kapag ka meron pong parent-centered and child-centered home, doon po nag-uumpisa ang problema sa community. Dahil ang family is the basic unit of the community. Kaya naman, yung ugali nila sa bahay, doon kasi na-mold yung kanila pong ugali. Madadala nila sa community and then to the whole nation. Okay? So, God wants a God-centered home. Okay, so ulitin ko po, spoiling the children is wrong. It is a child-centered home or a child-centered relationship. Na ayaw po ng Panginoon po ito. Okay, so
honoring our father and our mother is the most important is to build up a God-centered home wherein the father and the mother and the children, they will go to church and connect themselves sa Panginoon. Okay? So, ang sabi po ng Panginoon ay we need to honor our father and our mother. We need to respect them. We need to honor them in love. We need to honor them in truth with a thankful heart. Let us accept them. Let us appreciate them. Huwag po tayong extreme. Ano po ba yung sinasabi doon extreme na matitwist naman na po yung fifth commandment in honoring our father and our mother? Yun po yung sinasabi ko kanina na blind submission. Okay? Na nandun po yung manipulation, nandun po yung disconnection, hindi po nagpapakita ng respect, ignoring our parents, neglecting them, or suppressing emotions. So ito po yung extreme o kaya twisting the fifth commandment. Yung honoring the father and a mother. Okay? Ano po ba yung God-centered home? God-centered home is a family that had a healthy image. Diba sabi ko kanina na we as a human being, we carry the image of God. Okay? Ang God-centered home ay, it is a family who had a healthy image, merong mga integrated character life, merong authentic life. They know how to relate to others. They know how to accept others' differences or others' strengths and weaknesses. So, ibig sabihin, kapag ka ang isang bata ay lumaki sa God-centered home, alam niyang tanggapin, kapag ka nasa society na siya, alam niyang tanggapin yung mga taong, yung mga barkada niya kaya na may mga weaknesses, may mga strengths, sa mga peers, sa mga workmates, o kaya yung mga those who are in our authority. So, a God-centered home is a family who had a healthy image, knows how to relate to others, knows how to accept and understand others' differences, others' weaknesses. Maging din po doon po sa atin pong respect, sa atin pong authority. Ibig sabihin, our boss, our superiors, our those who are in authority ay mga our president, ng mga na-elect na mga officials, our governors, our mayors. So if we mga anak ng Diyos ay lumaki sa God-centered home, matututunan po nating tanggapin sila as our authority. Tao din po sila, they have strengths, they have also weaknesses. Ano naman po ba yung extreme? Yung blind submission o kaya filial attachment. Okay? Ito po yung tao na trying to please his authority, not honoring them in love or in truth, parang pinapakita lang. Hindi, walang pagmamahal doon, walang katotohanan. Okay? At ito pong mga tao din po ay meron po silang galit sa kanilang sarili because they cannot accept their parents. They cannot accept the authority. Kaya merong galit, merong rebellion sa kanila pong mga puso. Amen? Amen. Okay? So, yun po yung point number one, honor your father and your mother. And then point number two, ano po? Ito po yung promise ng Panginoon that if we honor our father and our mother, we may have long life so that you may live long. Amen. Kasi sinong gustong mabuhay ng matagal? So that you may live long. So this is the promise of God that if we honor our father, if we honor our mother, sabi po ng Panginoon, we may live long. Bakit po? Bakit po? That if we honor our father and our mother,
ay mabubuhay tayo ng mahaba. Dahil kapag in-honor natin sila, in-obey natin ang ating mga magulang, of course, magiging healthy po tayo. Hindi mag-high blood ang ating mga magulang, hindi sasakit ang kanilang mga ulo dahil sa atin. Amen? Okay? So, this is the promise of God. The days on earth will be lengthened. Okay? So, when we honor our father and our mother, our family relationship is healthy. If we honor our father and our mother, our family relationship is healthy. So, ibig sabihin, lahat masaya. Walang problema. Walang nagkakasakit. Kaya naman, hahaba ang ating buhay. Okay? So, healthy relationship brings mental, good mental and physical health. Kaya naman, hahaba ang ating buhay. So, if we live in a healthy relationship, home, community, or workplace, hahaba po ang ating buhay. It brings us joy. Diba kapag masaya tayo, hindi tayo nagkakasakit. With God-centered home, we are disciplined for good. Meron tayong disiplina. We have disciplined lifestyle, maging sa mga kinakain po natin. Kaya, hindi tayo nagkakasakit. Okay? So, yun po yung point number two, so that you may live long. That if we honor our father and our mother, irereward po tayo ng Panginoon ng long life. Long and satisfied life. Meron naman yung long life, pero naghihirap naman. Hindi yun ang gusto ng Panginoon. Yan po yung papasok ng point number three po tayo. That it may go well with you in the land given to you. So if we honor our father and our mother, we may live long. And then point number three, so that it may go well with you in the land given to you. San po ba tayo dinala ng Panginoon? Okay? So, doon po sa wherever God has placed us, we do not need to look for a place to immigrate or to settle. Because in that land, it may go well with us. Ano po ba yung ibig sabihin ng well or go well? Okay? Well means beautiful. Okay? We are living in that place, or we are living in our houses na binigay ng Panginoon ngayon na beautiful. Beautiful tayo. O kaya parang mapayapa. And then we are happy. Okay? Well means beautiful, happy, and success. Doon po sa lugar na kung saan dinala tayo ng Panginoon, ay successful po tayo. Yun po yung sinasabi ng Panginoon na that it may go well with you. And then, everything that we have, it may go well with us. It's a great promise. So ito po yung promise ng Panginoon that if we honor our father and our mother, ilalagay tayo ng Panginoon doon sa lugar na doon tayo mag-stay. And in that place, bibigyan po tayo ng Panginoon ng success. Lahat ng meron tayo. Like for example, mag-aalaga tayo ng mga hayop. God will command the land to produce for us, for our food. And then, doon po sa Ephesians, basahin nga po natin yung Ephesians chapter 6, verse 3, and this is our last verse. Ephesians chapter 6, verse 3. Okay? So, ito po yung point number 3, that if we honor our father and our mother, we may live long. Okay? Doon po sa lupa na ibinigay ng Panginoon sa atin, mabubuhay tayo ng mahaba. Nagkakasakit? Hindi. Sabi ng Panginoon that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. So, ibig sabihin, we have long life and we are enjoying our life. Hindi po yung long life pero nasa sickbed naman. This is the promise of God in honoring our father and our mother. We may live long and enjoy. We will live long and enjoy. Gusto po ba natin yon? Nang mabuhay ng mahaba? And we are enjoying.
kung ano man po yung ibinibigay ng Panginoon. Nandun po yung happiness, nandun po yung lahat ng kailangan po natin na ibinibigay ng Panginoon. So this is the promise of God, that it may go well with you. So this is the first commandment with a promise. Honor your father and your mother. The promise is we will live long and that it may go well with us and you may enjoy long life on the earth. Amen. Sa akin, ang aking mga magulang ay hindi maikakaila na hanggang grade 6 lang sila. But me as their child ay nung naipanganak ako hanggang sa ngayon ay I respected them, I honored them na hindi ko tiningnan yung ganun lang yung naabot nila, yung ganilan lang yung buhay nila, na ganito ang naabot ko, parang ganon. So, this is the command of God na kailangan po nating sundin, bawat isa po sa atin, wala pong exempted. Dahil ang bawat isa po sa atin ay merong nanay at saka tatay. Amen. Okay, so yun lang po. Praise God. Thank you, Chris. Are we all blessed? The fifth commandment, honoring your father, your parents, your father and your mother. At ang sabi po ng Bible, kapag in-honor po natin sila, we will receive long life. And that we will be blessed in the land, and blessing will overtake us. Lahat naman yata tayo excited dyan. Amen. Sabi mo sa katabi mo, excited ka ba sa long life? Excited po ba tayo sa blessing in the land? Amen. Now, brothers and sisters, para po maunawaan natin ang mga bagay po nito, I know na lahat po tayo naunawaan natin to, but idagdag ko lamang po ito. Pwede bang tawagin si Trix tsaka si CJ? Mag-boyfriend ang dalawang ito. Amen. Okay. Ganito po. The fifth commandment is a command o kauna-unahang commandment na meron pong kalakip na blessing. Dahil po sa Exodus chapter 20, kung titingnan po natin yung first commandment hanggang sa fourth commandment, ang kabuuan po noon is all about loving God and honoring God. He is the creator of everything. Siya po ang dahilan kung bakit merong langit at lupa, ang lahat ng nakikita natin dito para po sa kapakinabangan natin ay ginawa ng Panginoon. And without God, wala ho tayong kahit na anong benefit sa lupang ibabaw. Without God, wala po tayong life. Amen. And so the first up to the fourth commandment, ang sinasabi po ng Panginoon, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos, sinasamba, mamahalin, paglilingkuran, bukod sa Kanya. Sapagkat Siya lang ang dapat mong paglingkuran, mahalin higit sa lahat. And that is the commandment number one. But the fourth commandment, ang fifth commandment, ay tungkol ngayon ito sa paggalang sa mga magulang. Bakit? Sabi nga po ni Chris kanina, nung ika-anim na araw ng kanya pong paglikha, siya po ay lumikha ng tao galing sa Alikabok. Can I hear amen? Galing sa Alikabok, pagkatapos hiningan ng Panginoon ng kanyang sariling hininga, the Spirit of God, ay naibigay sa tao, kaya nga po yung tao ay nagkaroon ng buhay. Bakit? Sapagkat gusto ng Panginoon na mag-multiply ang lahat ng kanyang ginagawa. Mag-multiply pati po ang tao.
ang tao ng kanyang ginawa, ang tao na hiningan niya ng kanyang sariling hininga, sabi ng Panginoon, sila ang unang mga magulang natin. Dapat lang nagalangin ng tao, ito pong tao na kanyang ginawa. So pwede ba, CJ, and dito lang. Harap ka sa akin. Yan, Rickson, please. Alright. So from God, He created man. Pagkatapos nung nakita niya na hindi po kompleto ang lalaki, gumawa rin siya ng babae. Bakit? Sapagkat kalooban ng Diyos na mag-multiply ang tao. Alam ng Panginoon yung kanyang plano ng multiplication. Alam niya na si Adan at saka si Eva ay magkakaroon ng anak. And so, siya ho ay gumawa ng kautusan para po sa lahat ng tao na sinabi niya, honor your parents, your father and your mother. Bakit? Sapagkat pagpapalain kayo sa lupa kung saan kayo dadalhin. And then, in Deuteronomy, pinangako ng Panginoon ngayon, in Deuteronomy chapter 5, verse 16, honor your father and your mother as the Lord your God has commanded you so that you may live long and that it may go well with you in the land the Lord your God is giving you. So meron pong susunod sa kanila. Samba si JC. JC. Ang commandment po na ito ay naibigay sa lahat ng salinlahi ng tao. Are you still with me? Wala pong exempted. Pati yung lola mo, ibinigay ng Panginoon ang salita ng Diyos sa kanila. Kung yung lola mo, hindi niya nirespeto ang tatay at nanay niya noong araw, problema niya yon. Kung bakit siya namatay, nang puno ng sumpa, sakit karamdaman, marahil ay hindi po niya nagawa ang commandment na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Bakit? Sapagkat dahil po sa tinatawag na ignorance. Hosea chapter 4 verse 6 says, people perish because of lack of knowledge. Apay gamin. Gamin, dagiti tao, madidakayat nga dinggin, dagiti sasao ni Apo Dios, gaputi kayat ng arami din, kung ano po yung natutunan na lamang nila, yun ang kanila pong ginagawa. But mind you, brothers and sisters, this commandment, maliwanag pa sa sikat ng araw, galing sa Panginoon. Mula kay Adan, kay Eva, hanggang sa mga susunod na lahi, it's already a command given to people. At wala pong mabiblame kung bakit merong hindi nakabasa, meron pong hindi nakatanggap, sapagkat ang mga tao kasi ayaw nilang makinig sa kautusan ng Panginoon. In obedience of the law, there is blessing. In disobedience of the law, there is a curse. Can I hear amen? The blessing is, you will be blessed in the land. You will live long on earth. Pero yun pong curse is that you will die early. At ipagkakait ng lupain ang blessing para sa iyo. Yun ho ang kautusan. Now, ibinigay sa mga forefathers natin yung word. Yung iba, ginawa nila. Yung iba, hindi. Ang may problema doon, mga kapatid, yung mga taong binigyan ng salita, ng commandment na hindi po nila ginawa. Amen. Halimbawa, si CJ at saka si Trixan, the commandment was given to them. Pero ayaw nilang gawin. Hindi nila in-honor ang word ng Panginoon. Sa madaling sabi, hindi nila in-honor ang parents nila. Sino yung parents nila? Brad, tsaka si Sis Atras Ponte.
Isang pamilya po ito. Yan. The word was given to them. Ginawa nila. The same word was given to these people, but they rejected the word. The word ay hindi po nagbago kahapon, ngayon at magpakailanman. It was given to this fellow, offspring nila. Ang blessing ay mawawala sa kanila, pero ang blessing ay magpapatuloy sa kanila. Are you with me? Napakahalaga, mga kapatid, ang pagtuturo about honoring your father. Ngayon, ang commandment po na ito ay ibinigay sa ating lahat. Sabi mo nga sa katabi mo, ibinigay sa iyo ngayon ang commandment. Tinanggap nila yung word. Amen. Tinanggap nila yung word. Hamarap kayo kay CJ. In-honor nila yung forefathers nila. Pero itong dalawa, ayaw pa rin nilang tanggapin yung blessing. They preach the word to them about honoring the father. Meron pong power ang preaching ng word nila about honoring the father, because sa real life nila, naituro nila yung showing respect and honor to their parents. Can I hear amen? Paano nila ginawa? By showing them the example. Pero sila ngayon, ituturo nila ngayon ang honoring the parents sa kanilang anak. Tanong ko sa inyo, maniniwala kaya yung anak nila? Hindi. Hindi sila maniniwala. Pero dahil ang word ay tinanggap niya, ang titingnan nung anak na nasa dulo, it's God who gave the commandment. Etong dalawang ito, mukhang hindi nila tiningnan na ang commandment ay nanggaling sa Diyos. That's why a lot of people today are suffering, they miss the blessing, sapagkat hindi nila kinilala ang mga magulang nila, hindi nila kinilala ang Panginoon na nagbigay sa kanila ng magulang nila. Pero dahil ito ay tumanggap ng word, kahit hindi sila magandang halimbawa, hindi sila nagsisimba, hindi sila nagpe-pray, mga magulang sila, alam niyo yung magulang? Yung dapat nilang trabaho, siya pag gumagawa, ang tawag doon magulang. Tungkulin nilang paglingkuran yung anak, pero yung anak ang naglilingkod sa kanila. Tungkulin nilang isupply ang pangangailangan ng anak, pero yung anak ang nagsusupply sa kanila. Di po ba magulang yan? Amen? Ang magulang ang dapat magpaaral sa anak, pero baliktad, ang anak ang nagpapaaral sa magulang. Ang magulang ang dapat nagbibigay ng magandang halimbawa. Pumunta ka sa church, magbasa ka ng Biblia, magpray ka. Pero hindi nakita ng anak ang mga bagay na ito. Pero ngayon, ituturo mo sa kanya ang respeto sa magulang. Pero alam mo itong taong ito, re-respetohin niya ang magulang niya kahit mali ang kanyang nakikita dahil sa Panginoon na nagbigay ng commandment to honor your father and your mother. Can I hear amen? Walang dahilan ang kahit na sino man sa atin na huwag galangin ang mga magulang natin, kay kahit ano pa ang itsura nila, ugali nila, kahit pamali sila, konti na lang ang diferensya nila kay Satanas.
tungkulin ng anak na respetuhin ang kanilang mga magulang. Can I hear amen? Can I hear amen? Problema nila na na-miss nila yung blessing. Anong po pwedeng mangyari? They will not enjoy the blessing in the land. They will not enjoy long life. Kaya may mga magulang, siksikliglig at umapaw ang sakit. Meron na silang diabetes, meron pang high blood pressure, di ba? Lahat ng sakit mula ulo hanggang talampakan, mukhang nasa kanila ng lahat. And they're not enjoying life. Alam niyo kung bakit? They miss the blessing of honoring their parents. And so the best way for you guys to teach your child about honoring your father is show them your example. Ang galangin sila, ang sundin. Militaryng-military, brother. Na kahit ano pa ang kanilang ginawa, anuman ang kanilang testimony, it is still your responsibility na respetohin ang mga magulang na ito. Bakit? Sapagkat Diyos ang nagsabi, honor your father and your mother. Can I hear amen? Tanong ko sa inyo ngayon, meron ba kayong dahilan na hindi respetohin ang mga magulang nyo? Kaya kahit na sino pa sila, ano man ang naging pagkukulang nila sa atin, hindi na natin problema yon. Ang mahalaga, gawin mo yung tungkulin mo na sinabi ng Panginoon. Sapagkat pag ginawa mo po yon, yun ho yung sinabi po ng Bible, you may live long and that it may go well with you in the land the Lord your God is giving you. Ito po ang sekreto. Ngayon, bumalik tayo dun sa hindi pagsunod. Sabi ni CJ sa kanyang anak, huwag kang pupunta sa church. Huwag kang mangangaral. Huwag kang maglingkod sa Panginoon. Susunod ba ito? Hindi. Dahil siya ay nakikinig sa Diyos na nagsabing, honor your father and your mother. Sila nga hindi naglingkod sa Diyos eh. Idadamay ka pa nila? No. Bakit? Sapagkat itong taong ito ay kailangan niyang sumunod sa Panginoon dahil isang araw, Simo. Dahil isang araw, magkakaroon din siya ng anak. Pero asawa muna, no? Palakpakan nga natin sila. Hindi ka pala pwede mag-anak na walang partner, eh, no? Okay. Isang araw, magkakaroon din po siya ng family at ang word ay ibibigay din sa kanilang anak. Are you with me? The promise is, because of your obedience, you will be blessed to the third and fourth generation. Pero paano ito? Binigay ang lahat ng pagkakataon sa kanila na maunawaan ng word pero ayaw nila. But you know, the blessing will still flow. The blessing will still flow. Can I hear amen? So anong dapat mong gawin para ang anak mo respetohin kanya, kailangan respetohin mo yung tatay at nanay mo. Naunawaan natin? At para respetohin ka nito, kailangan respetohin mo yung nanay at tatay mo. You honor them. Nakita po ba natin yung effect? Paano mangyari ang lahat ng ito? Kung isa sa line
ay naputol ang pagtuturo ng tungkol sa salita ng Diyos. Ilan ho dito nangangarap na magkaroon ng pamilya? Taas ng kamay. Pamilyang sumusunod sa Panginoon. Ay huwag mong kaliligta ang magturo tungkol sa salita ng Diyos. Una, sa sarili mo. Dahil kapag hindi mo nagawa ang mga bagay na ito, mamimiss po natin ang blessing in the land. Mamimiss po natin yung long life na pangako po ng Panginoon sa atin. And so it is but right for every member of this church to listen carefully. If we really want to be blessed ang buong angkan po natin, siguraduhin po nating mabuti, connected po tayo sa line na ibinigay ng Panginoon sa atin. Ang commandment ay nanggaling sa Diyos. Ibinigay sa mga forefathers po natin. Some of our forefathers, they break the rule. But it does not mean to say na hindi po tayo pagpapalain. The word is still there. Sabi po ng Bible, heaven and earth will pass away, but the word of God, kailanman ay hindi po magbabago. The blessing will remain to be a blessing if we obey. But the consequence of the disobedience ng tao, katotohanang matatanggap din nila kapag sila po ay nag-disobey. In their obedience, their children will be blessed. If the children will disobey, problema po nila yan. But there is a promise. If we honor our parents, sabi po ng Bible, we will live long on earth and it may go well with us. Lahat ng bagay ay aayon sa atin. Hanggang sa third and the fourth generation na meron po tayo, God will surely bless us. Can I hear amen? Makakaupo na muna itong mga ina po. Dito lang kayo. Bakit naman hindi mo i-honor ang parents? Sabi po ng Bible, He is our Creator. Can I hear amen? Nung ang Diyos gusto niyang gumawa ng tao, nilikha niya ang tao sa pamamagitan ng alikabok. Pero pagkatapos po niyang gumawa ng alikabok, tapos na ang istoryang paglikha ng tao. Naisilang na ang tao, ginawa na ng Panginoon ang tao, and they perfect. Perfect, sa madalit sabi, ang buong sistema po ng tao ay ginawa ng Panginoon complete. Even the reproductive organ ng tao ay ginawa ng Panginoon for His glory. Ngayon ang Panginoon gusto niyang gumawa ng tao. Gusto niyang gumawa ng mga taong perfect pa rin ng ayon sa kanyang wangis. Pero hindi na po sa pamamagitan ng alikabok. Are you with me? Naghanap siya ngayon ng tao, ng babae, para po yung tao na kanyang gagawin ay magawa niya. So naghanap po siya ng womb. At ang tao ngayon, sabi po ng Bible, He knitted our framework in the womb of our mama. Pero hindi po siya gumawa. Ibig sabihin, kailangan niyang merong lalaki, aasawahin niya po ang babae para po mapangyari yung maganda pong plano. Do you get my point? So kinailangan ng Panginoon si Brother Carlos at saka si Sister Jessica. Sila po yung nag-asawa. Alam niyo na yung sumunod na istorya. And they started to reproduce. At nung nandun na po yung life, ang Panginoon ngayon ang gumawa ng fetus sa dyan ni Sister Jessica.
Amen. Nilikha niya ngayon si CJ. Yung mga buto-buto niya, yung kanyang mga muscles, ang buong framework ni CJ ay ginawa ngayon sa womb ni Sister Jessica. Amen. At hindi naman si Birheng Maria itong kapatid na ito eh. Kinailangan ng Panginoon si Brother Carlos. Naunawaan natin? Para maunawaan nyo lang yung role ng tatay at tanay nyo. Ginawa ngayon si CJ. Ang buong pagkatao po ni CJ, ang Diyos ang may gawa. And He created CJ perfectly in the womb of this mama. CJ, dito ka ginawa. Tayo ka sa'yo. So nilikha po siya. Pero habang nililikha ng Panginoon si CJ, siyempre tinitingnan niya yung mukha. Pagod na sister, yung pakitanggal sandali. Lalayo ko konti. Mahal ng Panginoon ang paggawa ng tao. Alam niyo po ba yon? Nakangiti siya. Okay, sige, gagawin ko si CJ kamukha ng ilong ni... Baka ako magkamali. Sige, pati yung kilay. Ang lahat. At alam niyo mga kapatid, pati DNA ni CJ, hindi po pwedeng hindi DNA ng kanyang mga magulang. Ganon kagaling ang Panginoon na gumawa. Amen? Can I hear amen? So He created CJ perfectly in the womb of this mama. CJ, hindi ka naging tao, hindi ka naging ganyan. Ang talino mo, kinopya din ng Panginoon sa talino ng mga magulang mo. Ang lahat ng nasa'yo, maging ang DNA mo, kinopya ng Panginoon. Nung ginagawa kanya sa sinapupunan ng mama mo, He created you perfectly. Amen. Pagkatapos, binitbit ka sa tiyan ng nanay mo ng 9 months, iningatan ka, minahal ka. Pag pumunta sa banyo, ingat na ingat siyang huwag siyang madudulas. Dahil pag nadulas ka, hindi na CJ ang pangalan mo, Mamie. Mamie yan. Your mama carried you lovingly sa kanyang womb hanggang sa siya ay naglabor. Umiri, umiyak. Ang tatay mo naman ay alalang-alala. Pinapaypayan. Naghanap ng kumadro na pabanong araw. At pagkatapos na isilang ka, dinamitan, inalagaan, sapagat yan ang role ng mga magulang. Pagkatapos CJ, hindi mo gagalangin ang nanay mo. Saan ka kumuha ng swerte mo na hindi mo respetohin ang taong, mga taong ginamit ng Diyos para mayari ka lamang perfectly? Huwag na ho nating gamitan ng masyadong malalim na theology. Pero di po dapat lamang nagalangin ng anak ang kanya pong mga magulang. Sino man sila, ano man ang kanilang naging pagkukulang. Maraming panahon na ang tatay mo absent, nasa Saudi, nainggit ka marahil sa mga classmates mo na kompleto ang magulang nila. Dumating yung time na maging ang nanay na ito ay nag-abroad din. Dapat ka mang magtampo? Hindi. Sapagat lahat ng sakripisyo nila ay dahil sa pagmamahal sa iyo.
Kapatid, kaibigan, wala tayong dahilan na magalit, magtampo, hindi respetohin ang mga magulang natin. Dahil ginamit sila ng Diyos para po mayari tayo, mangyari yung kalooban ng Panginoon sa buhay po natin. Can I hear that? So anong dapat gawin? You need to honor them, embrace them, love them. Amen. And this family will be blessed in the land, and this family will live long on earth. Thank you very much. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hindi lahat ng magulang ay perfect. Marami pong mga magulang ang nagkamali, nagkasala, maraming pagkukulang sa atin ng mga anak. Marahil ay nakaligtaan nila ang mga salita ng Diyos noong araw. Pero hindi po tama na sila ay baliwalain. Ang mga mali na mga magulang po natin ay pwede po nating itama sa mga panahon natin ngayon. Gaano man katigas ang puso ng mga magulang natin kapag nakita po nila ang mga tamang ginagawa nating pagsunod sa Diyos. Sabi po ng Bible, ang buhay po ng tao ay parang ilog na pinadadaloy ng Diyos sa kanyang kamay. Kayang baguhin ng Diyos ang bawat magulang. Kayang baguhin ng Diyos ang lahat ng anak. Makita niya lamang na mapagpala ang lahat ng kanya pong mga anak na nagmamahal sa kanya. Sa araw nito, kapatid, kaibigan, gusto ko sabihin sa iyo. Ang pagkukulang, ang pagkakamali ng ating mga magulang o ng anak ay hindi po pwedeng itama sa pamamagitan ng pagkukulang ulit. Maitatama po lamang ang lahat ng ito sa mga tamang salita na nagmumula sa salita ng Diyos. Today, it is but right that we need to receive the word and the command of God that we need to honor our father and our mother. Can I hear amen? Can we just close our eyes for a moment? Spirit of God, move in this place. In your own very special way, Holy Spirit, come and fill us now. O Lord, we call upon your name. You are God. Ikaw ang Diyos na nagbigay ng iyong mga salita. Ikaw ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. You created everything, Lord, so that your people will benefit. The heaven and the earth and everything therein, you created them. You created even man, and you created it perfectly. Lord, you have given us life, and we treasure this life. At Panginoon, sa araw po na ito, binigyan mo kami, Panginoon, ng commandment to honor our parents, our mother, and our father. And that your word, Lord, we will receive long life. You will bless us in the land. And blessing after blessing, Lord, ay matanggap ng bawat anak na susunod sa iyong kalooban. Panginoon, alam mo, O Diyos, ang aming buhay. Paano namin tinanggap ang mga salita mo? Ang aking dalangin sa araw na ito, O Diyos, hayaan mo maitama namin, Panginoon, ang aming buhay.
Kung kami man ay nagkamali sa aming mga magulang, hindi namin sila ginalang, hindi namin sila nirespeto. Dahil sa palagay namin, Panginoon, ang dami nilang mga naging pagkukulang sa amin. They are not perfect parents sa tingin namin. But Lord, today, ayaw mo naming ma-miss ang blessing na ito. Brothers and sisters, as we close our eyes today, allow your spiritual eyes to see God in His throne. The God who created everything, the God who breathed life to us, and now He is giving His word that you need to honor your father and your mother. And the only thing that you can do is to accept the word and honor God so you can honor your father and your mother. Malaki man ang naging pagkukulang nila sa atin, forgive them. Remember, very soon you will have your children. You will be teaching your children about honoring their father and their mother. Because we really want our children to enjoy the blessing na pinangako ng Panginoon. But today, before we do that, ask God for forgiveness. Kung hindi mo nagalang o hindi mo kailanman nirespeto ang mga magulang mo nung panahon, just ask God for forgiveness now. Ask God for forgiveness. Lahat ho ng mga magulang na nandito ngayon, kung tayo po nakaligtaan nating respetohin ang atin pong mga magulang, can we just ask God for forgiveness? Lahat ho ng mga parents na nandito ngayon, may I request you to please stand. Lahat ng mga magulang na nandito, today, let's all come before the presence of the Lord and ask God for forgiveness. Kung meron po tayong mga naging pagkukulang na hindi po natin nagalang o hindi po natin narespeto ang ating mga magulang sa kahit na anong paraan, ask God for forgiveness. Lord, we call upon your name. Forgive us, O God, of our disobedience to your word. Kung kami, Panginoon, nakita mong nagkulang sa lahat ng bagay sa salita, sa isip at sa gawa, hindi po namin narespeto ang aming mga magulang. Now, Lord, we receive your word that we need to honor our father and mother. Forgive us, O God, of our disobedience. Come on, just ask God for forgiveness, brothers and sisters. Ask God for forgiveness. Forgive us, O God, of our sins. Kung kami naging suwail sa kanila, kung hindi namin naibigay yung respeto na dapat ibigay sa kanila, patawad, Panginoon. Forgive us, God. Mga salita, Panginoon, na nasaktan namin ang kanilang mga puso. Lahat ng ginawa namin, Panginoon, na nagbigay ng sama ng loob sa kanila. Forgive us, O God. Marami silang mga naging pagkukulang sa amin. Pero hindi namin sila inunawa. We condemn them, O God. We curse them. Forgive us, O God, of all the sins na nagawa namin sa kanila. Maybe your parents, nasaktan ka din nila. Because they are not perfect. But no, they are still your parents.
forgive them. Forgive them of their sins. Forgive them of their shortcomings. Hindi ka nakapag-aral dahil wala silang kakayanan para ikaw ay pag-aralin. Forgive them about that. Hindi nila sila naging pantay. Hindi sila naging patas sa pagtingin sa inyo na magkakamatid. Just forgive them. Forgive them now. Lord, may you touch, Lord God, your people now. Ang bawat anak na nakatayo ngayon sa iyong harapan. Lord, I pray, touch them, O God, by the power of your Holy Spirit. Release them, O God. And I pray today, Panginoon, tanggalin mo ang lahat ng balakid, Panginoon, sa puso nila. Forgive them, O God. Touch them. Renew us, O God. In the name of Jesus. 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 Lord, salamat sa kapatawaran. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal. Salamat sa mga salita na tinanggap namin sa araw po na ito. And now, brothers and sisters, just accept that forgiveness. Now, I want you to offer your life to Jesus. Now, na tayo po ay mga nanay at tatay na, sabihin mo sa Panginoon that God will give you the blessing and the favor. Yes, the blessing and the favor. For there is always blessing in obedience. Now, Lord, fill your people. Touch them, O God. Touch them in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, bring forth healing in the hearts of your people, in their mind. Ang buong pagkatanong nila, Panginoon, I pray, touch them and let them receive their healing even right now. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Let them receive the healing right now. In the name of Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. And now, lahat po ng mga anak na nandito ngayon, especially if your parents are here, I want you to embrace your mama and your papa. Can we do that now? Praise God. Now, every father and mother na nandito ngayon, I want you to know, here are your children blessing you. Yes. Blessing you. Yes. Amen. 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 Yes. Hallelujah. 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 Now, children, I want you to bless your parents now. Bless your parents in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Shalarabakana rabahaya rababahaya. Lord, I pray, I pray, I pray, I pray. Let there be healing, O God, in this place. Touch them, Lord. Let there be healing in their hearts. Hallelujah. 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 Now, young people na wala pong mga magulang na nandito ngayon, pwede po bang magtaas ng kamay mga mothers? Can we just join, young people? Ate Edna, please come. Lahat ho ng mga nanay na walang anak dito, I want you to please come forward. Lahat ng mga parents na wala yung kanilang mga anak. Okay, mga parents? Okay, every family. Now, every young people, lahat ng young people, I want you to look for a mother or a father na nandito ngayon. And just imagine na sila yung mga mother ninyo. Can we do that? Huh? Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. God is doing something. Okay, may I request some ladies
just embrace yung mga ladies. Yung mga lalaki, I want you to embrace yung mga kapwa nyo lalaki. Okay. Just release the blessing. Come on, I want everyone to speak blessing, 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 blessing. Because this is the day that the Lord has made to receive the promise of God that we will be blessed in the land and that God will release the blessing for you. Parents, I want you to bless your children now. You bless your children. Speak blessing for them. Hallelujah. Come on, just speak the word. Jesus. You will give us long life in this earth. Lord, we claim for this blessing even now. Walang ni isa man sa amin sa lugar na ito, Panginoon, lalabas na hindi po namin tinanggap ang iyong mga salita. Because we honor our father and our mother, we respect them. We love them. Because this is your command. Lord, it is your word. We will be blessed in the land. So right now, Lord, I pray, let there be blessing upon every family now. Let there be blessing upon your children, Lord. Let there be blessing, O God, in every family. In the name of Jesus, in the name of Jesus. That every child blessing, Lord God, hallelujah. Their children, you will surely bless them. And every father, every mother that bless their children, you will bless them. This is your word. This is your word, Lord. May I pray today, Lord, that bless every family in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, hallelujah. I pray that there be blessing upon every family in the name of Jesus. Lord, no sickness and diseases can ever prevail in every family. For this is your promise in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord God, I pray. Let them, Lord, receive the blessing. Let them receive, oh God, the result of your work in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Let there be blessing, Lord, upon every mother, every father. In the name of Jesus. At Panginoon, Ikaw ang nagsabi, Panginoon, sa iyong mga salita, that truly, Lord, your word kailanman ay hindi po mawawalan ng kabuluhan. Magaganap at magaganap, Panginoon, ang iyong mga pangako at ang mga salita. In the name of Jesus, Lord, bless every family now. Let there be blessing in the land. Let there be blessing, O God. Hallelujah. In the land, in the home, in every family, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, long life, Lord, will be upon everyone, in Jesus' name. Now everyone, I want you to thank God for that miracle now. The miracle, the favor, the grace, the favor, the grace, hallelujah. Come on, everyone, every family, just thank God for the blessing now. Yes, there is blessing.
there is blessing, there is blessing, there is blessing. In obedience of the word, there is blessing in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Yes, hallelujah, hallelujah. If you obey your parents, if you obey your parents, the Lord says you will be blessed. That even your children will be blessed also. And the Lord's blessing will flow to the third and fourth generation. This is the word of God. Panginoon, thank you. And Lord God, as we close today, O God, sa session, sa meeting po na ito, Lord, I pray, let there be open heaven, O God, upon every child, every family, every father and mother, so that they will enjoy the promise, Panginoon, na iyo pong sinabi. And we claim it now. We claim it now. We claim it now. In the name of Jesus. And Lord, I pray, let there be healing in the hearts of your people. And Lord God, I pray that may you supply the needs of every family, O God, according to your riches in your own glory. And Lord God, hallelujah, let blessing overtake them, O God, hanggang sa pag-uwi nila sa kanila pong mga tahanan, blessing will overtake them. And so, Lord, we just thank you for the word that we received today. And to you, we bring back all the praise, all the glory, in the name of Jesus. And everyone will say, Amen. Pwede bang sabihin niyo sa bawat pamilya niyo, God bless our family. Amen. Malangpangan nga po natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Makakaupo na po muna ang lahat. Now everyone, before we go, lahat po ng blessing na tinanggap natin ngayon, remind your children about it. Amen? Maganda hong mapaalalahanan ng bawat isa that whatever we receive from the Lord ay binigay po ng Panginoon sa atin. And then, we pass it to the next generation. At alam mo ninyo mga kapatid, kapag ganito po ang pamilya na meron ho tayo, the Lord will surely be glorified. At sa bawat tahanan na naitataas po ang Panginoon, ang bawat tahanan na nandun po ang Panginoon, the blessing, the favor, God's protection ay patuloy po natin matatanggap. So today, I know lahat po tayo nag-uumapaw ang puso po natin sa kagalakan. Alam niyo kung bakit? Natuto po tayong magpatawad. Natuto po tayong tumanggap kahit sa mga maling tao marahil sa tingin natin. Pero ginamit sila ng Diyos para po tayo mapagpala. The only thing that we can do, accept them, love them. Why? It is God who commanded we need to honor our parents. Amen. Amen. Okay, shall we just bow our heads? Lord, thank you. And now we release, O God, in this pastoral prayer, I speak all kinds of favor and grace to be upon everyone na nandito po ngayon. And that for the whole week, Panginoon, ng kanila pong paggawa, samahan mo ang bawat isa sa amin. In our workplace, O God, may your name be glorified. In our family, O God, we pray, be glorified and continue to be glorified. And God, bless the coming in and the going out of your people. And to you, we bring back all the praise, all the glory. In the name of Jesus, and everyone will say, Amen. See you on Sunday. God bless us all.